Sa palagay ko, natatakot siyang harapin ka. Natatakot? Bakit naman, Papa? Alam mo ba kung anong sinabi niya? Na hindi na maaaring matuloy ang kasal niyo ngayon. Ano? Angelica. Meron na akong pera, Angelica. Pwede po tayo mag-set ng appointment kay Mr. Santibanez para ipakita ang anak niya. Attorney, hindi na ba talaga maiiwasan to? Talaga pong kailangan itong gawin, senyor. O sige. Ito na ang panahon para ipakita kay Sergio Santibanez kung sino ang anak niya. Ganyan nga po. May bigla lang akong naisip. May gagawin akong ikakagulat mo, Mr. Reza. Senyora, kumonsulta muna kayo sa akin kung may gagawin kayo para hindi tayo magka-problema. Hindi, wala kang dapat ikatakot. Wala kong gagawing labag sa batas. Ang bala kong gawin ay... personal. Isang bagay na personal. Sige po, senyora. Kailan niyo gustong makita si Mr. Santibanez para makita niya ng anak niya? Gusto ko sa Sabado at 11 in the morning. Alis ka na talaga? Opo, senyor. Yun naman ang dapat. Babalik ka na sa Argentina? Opo, senyor. Pag-isipan mo ang desisyon mo habang nandun ka. Ikaw ang pinakamahusay na sekretaryang naglingkod sa akin. Masakit kung aalis ka. Hindi. Hindi ko kayang manatili. Sigurado pong, lalo lang ako masasaktan, senyor. Patawad po. Kasalanan ko po ang lahat. Pinigil ko dapat ang sarili ko. Sige po. Paalam, senyor. Paalam, Alina. Nakakuha na ako ng lupang pagtatayuan ng bahay. El Rayo yung kong tawag sa lugar na yun. Hindi ka bagay doon, pero yun lang ang lugar na kung saan ako pwede magtayo ng kubo habang wala pa akong lupa. Mukhang hindi ka yata natutuwa. Wala akong sinasabing ganyan. Pero nung binigyan ka ng trabaho ni Innocencia, inalok ka niyang tumira malapit sa asyenda niya, tama? Oo, tama ka. Pero pag nagbago ang isip niya, pwede niya tayong palayasin sa lupa niya ng basta-basta na lang. Kaibigan ko si Innocencia, hindi niya yun gagawin sa atin. Asawa ni Senyor Sergio si Marimar, pero sinalbahe nila siya. Nakakatakot na puno ka pa rin ng galit hanggang ngayon, Chuy. Mukhang talagang minahal mo noon si Marimar. Awang-awa ako sa kanya. Pero wala akong nagawa para tulungan siya. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya noon. Meron! Damay ka rin! Di pa sabi mo, galit ka sa kanya gaya ni Senyora Angelica. Lahat kayo hindi maganda naging trato sa kanya. Kaya nga ako umalis ng hasyenda dahil hindi ko na kayang ginagawa nila. Malaki na ang pinagbago ko pagbalik ko. Alam na alam mo yan. Oo, tama ka. Pagbalik mo nga, nagbago ka na. Mas sweet ka na at mas malambing pa. Naging mas mapagkumbaba ka na. Pero Chuy, wala na ba tayong iba pang matitirhan bukod sa El Realengo? Wala nang iba eh. O sige, sasama ako sa iyo kahit nasaan. Sapat na ang pag-ibig mo bilang kapalit sa lahat ng luhong isinuko ko. Ano kung dumating ang araw na hanapin mo uli ang mga yun?
natin hayaang mangyari. Gawin mong lahat para hindi mangyari yun, Chuy. Utang na loob. Dito magaganap ang pagkikita nyo, tama ba? Hindi, sa Mexico. Kung doon kayo magkikita, malalaman na ni Mr. Santibanez kung sino kayo talaga. Gusto kong malaman niya kung sino ako sa pagkikita namin. Kapag nakita kami dito sa Valley Encantado, malalaman niya agad na tama siya na ako nga si Marimar. Pag-isipin pa natin siya ng kaunti pa, Mr. Reza. Kayo pong bahala. Meron kaming associate law firm sa Mexico. Pwede kayo magkita sa office namin yon. Okay po ba? Tama ka, attorney. Maganda ang naisip mo. Ikaw na ang bahalang magsabi ng tungkol dito kay Sergio Santibanez. Pero siguraduhin mo hindi siya maghihinala kung sino ako. Opo, senyora. Sasabihin ko po sa kanya ngayon mismo.